Hello, magandang araw mga ka-farm. Ngayon po ang schedule namin magkuha ng seeds. Bali, ang seeds na to ay gawa na ng company na kung saan kami nakakontrata. Ngayon po ay August 5. August 5 ng hapon. So bali bukas, August 6, itatanim na namin to morning 6 a.m. to 9 a.m. ang yung unang tanim. Tapos babalik mga 3 p.m. to 6 or 5 kung hanggang saan matapos. Bali, ang sis pala na to ng papaya is sila na yung gumagawa. Sila na yung nag-prepare. Tapos pag schedule mo na napunin, yun, kunin mo na. Bali, ngayon na-delay kami eh. Na-delay kami ng 1 week simula na yung pagtapos namin ng land prep. Kasi malakas yung ulan parati araw-araw. So hindi siya pwede itanim na umuulan araw-araw kasi mamamatay lang din. So inantay namin na humupa muna yung ulan. Tsaka nagtanim. Ngayon isa-isa lang nililipat. Ganito yung procedure nila dito kasi wala kaming tray dala. So ayaw nila ipadala yung tray nila kasi baka di daw mabalik. So dinalagay nila sa tray tapos bibilangin yung ilang tray. Tapos ito na, binaba na namin yung karga namin is nasa around 25 crates, nasa 1.5 na seedling bag. Bali, kukunin namin is 3,000 seedling bags. So nadala namin sa first trip na to, is 1.5, so babalikan yung 1.5 ulit mamaya. After nito pagbaba, after ilang oras, babasain, tapos itatransplant para hindi yung lupa niya sa seedling bag di nasisira paglipat na. Kaya ito, yung unang batch is nalipat na, tapos ito yung second batch na pinuha namin. So ililipat na rin yan sa area. Yan, ililipat doon. Mas madali pag may trailer ka kasi ipapasok mo doon. Isabit-bitin mo isa-isa. Mas mahirap yun. Bali, ang procedure nito is mayroong tagalagay. Yan, ganito. Ilalagay yan isa-isa kung saan siya itatanim. Tapos yung iba, sila na yung tagatanim. Bali, ito na grupo, apat sila. Sila yung maglalagay sa, ano, sa butas. Actually, wala pang butas to eh. Yung magtanim pa yung bubutas. So, yung gagawin itong, ano, yung apat na to is ilalagay lang nila sa pwesto kung saan siya dapat itanim. May marking na po to eh. Yung tudling na ginawa namin, yun ang marking. Tapos yung distance niya per plant is 2.75 by 3 meters. 2.75 ito sa kabila. Tapos yung kasunod is 3 meters na. Tapos mapapansin nyo yung ano, yung seedling bag. Tatlong papaya yun doon. Tatlong papaya ang nakalagay. Yan, ganito. Tatlo siya. Bali, ilalagay siya lahat buo tatlo. Tapos after 3 months, magpipili na lang ng ano, kung ano yung maganda. Kasi pag lalaki, tinatanggal yun, patay talaga yun. Tatanggalin siya, papatayin siya. Tapos iwan yung magaganda, yung babae yata. Iiwan yung babae, tapos yung mga lalaki, puputuli na. Kaya itong trabaho nila is, nilalagay nila kung saan dapat yan, itanim, yung marking niya. Yan dyan. Tapos yung iba, yung tagatanim is, lilinisan muna nila yung ano, yung gilid, tapos bubutas, ililipat. Kaya medyo madamo na to ngayon eh. Kasi 1 week kami hindi nakatanim, kasi yung parating ulan ng ulan. Kaya nagdamo na siya. Kasi yung klaseng damo na ito, mabilis din itong tumubo eh. Huwag ko, ano ba tawag nito? Nadamo. Yun ah, yung mga marking-marking na yan. Diyan siya itatanim. Tapos parang next day, kasi Sabado ngayon, pagka Monday,
ihahan tractor na namin itong pagitan para yung damo hindi na makano, pinitrade. At ganito lang pagtanim. Iba yung tagahatid, iba yung tagatanim. Pero bago siya inililipat dyan pag transplant, yung seedling bag, binubuhusan muna ng tubig para hindi siya buhaghag. Buhaghag yung lupa sa seedling bag. Kasi pag buhaghag yan, pag lipat mo yan, masisira yung lupa eh. So mamamatay lang din. So yung ginagawa, tubigan muna tapos lipat para buo pa rin yung lupa. Kaya ganito. Ito yung tagatanim. Sila nagtatanim, bali lipat sila sa kabila, andun na yung seedling bag na may ano, may papaya, tapos lilinisan yung paligid. After malinisan, ilagyan na nila ng butas. Pag butas, ilalagay na lang yung ano, yan ganyan, linis-linis, tapos butas. Pag after butas niyan, tatanggalin na yung plastic bag. Tapos lagay. Bali ito, hapon na ito ngayon eh. Yung unang batch, tapos na yung umaga. Tapos nag-stop sila ng alas 9 ng umaga kasi patirik na yung init. So huminto muna yung tanim. Tapos babalik naman ng 3 PM hanggang matapos na yung tanim. Mahirap kasi magtanim pag masyado masikat yung araw. Kasi maliit pa yung ano, papaya, may tendency na mamatay pa siya. Hindi niya kakayanin yung init. Kaya ito talaga, ito, mga umaga to siya tinanim. Ito na bats. Kaya patapos na kami nito. Checking na lang kung lahat ba ng marking ay nalagyan ng ano, papaya. Kung lahat ba ng marking nalagyan ng tanim. So checking lang to. Bali tapos na kami dito. Bali by Monday, ihahan tractor na namin to para malinis na yung area. Kaya ito guys, tapos na kami, bali ipiprepare na namin tong ano, ang tractor namin, tatanggalin yung trailer, ilalagay yung rotavator. So by Monday, magsa-start na kami. Yung rotavator yun. So yung mga damo-damo na maliliit pa, hindi na makapenetrate. So maging malinis ulit yung area. Kaya malaking tulong talaga yung hand tractor na to. At saka baka itong gulong na to, i-modify namin. I-modify siya na pangluban talaga at saka pangmalakasan. Kaya malaking tulong sa amin itong hand tractor na yun. Gamit na gamit ito sa papaya. Kaya mga farm, abang-abang kayo sa susunod naming video kung paano namin aalagaan yung papaya na yun. Huwag niyo kalimutan mga ka-farm, like and subscribe pala. Thank you.